Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat na nakatutok at nag-aanggo-linggo every Monday, hashtag Ask the Tax Swiss Live 2.0. DJ! Siya, magpakita ka na, tayo na ay mag, eto na, tagisan na, idol ni Tax Swiss. Ito naman, mayaman na, buhok, ginto. Nako, hindi naman, sa buhok lang mayaman, pero sa katotohanan, ikaw talaga ang mayaman sa ating dalawa. Ayan na. Ikaw yun, hindi ako yun. Pero hello, hello muna sa mga viewers natin, ang taray nung paayuda, parang mas gusto ko na lang maging viewer. Mas gusto ko maging viewer na lang kaysa ano, kaysa paging guest. Wow, hindi pala ako as guest today, as host pala ako. Pero babati muna ako ng good afternoon sa lahat ng mga viewers natin. Today ba, meron ding mananalo ng tigwa 1,000? Yes, wow! Dingo pwede kami sumali? Pwede kami! Yeah. Uy, Siaya, sumali na kayo! Siaya ni Bells! Oo! Nako, sa mga nanonood po sa atin ngayon, ito, walang halong ano to, pang ano to, pang bubudol. To all the viewers watching us right now, kung gusto niyo po manalo ng 1,000 pesos, I'm mistaken, 20 winners of 1,000 pesos, tama ba ako? Okay, 20 winners? Mm-hmm. Yes. Sige, Sir Mon, explain mo yung mga... Explain mo kung ano yung mga pwedeng mapanalunan ng mga viewers natin today. 1,000 pesos cash, pwede din ng ating bestseller Iwas Tax Book, pwede ding mga coupons mula sa ating mga sponsors tulad nila Mekeni, Brulacan, ano malay mo diba? Nanood ka lang, may tusino ka na. May gusto ko yung si Mekeni na yan talaga. Gusto ko ba yan? Sige, padadalan kita. Tsaka si Potato Corner, gusto Ano pa ang gusto mo? Ano pang gusto ko? Mamaya na yung iba. Oy, pero mag-hello muna ako sa lahat ng mga viewers natin. Good afternoon po sa inyo. Aside from meron kayong matututunan today na hindi ko sure kung lumalabas na tayo sa screen kasi nakikita ko lang dito yung ano tawag dito? Yung poster natin. Yung poster. Narinig ba tayo? O yes. Si LV, sabi nung isa nag-comment, okay lang kahit hindi ako manalo. Charot, sayang, andito na rin kayo. I-push nyong manalo. Kasi yan na, nakikita ko na yung sarili ko. But aside from all these prizes na binanggit kanina, mamaya or next week, i-announce yung winner, tama? Yes. Pero, ano yung gagawin nila para may chance sila manalo. Mamaya i-explain namin yan. So, you have to watch until the end of the video. Sasabihin namin sa inyo kung paano kayo mananalo ng 1,000 pesos and other prizes. Okay? Yeah. But aside from that, ang dami niyong matututunan about tax and all that. Tama, Sir Mon? Umabot na nga sa RMC 112 sila, Ling. Sabi ko, ang haba nung ni-report. Oo, so, taray ni Lalate as a teacher. Lalate as a teacher talaga. Why not? No? Pero yun ang ginagawa nating masaya, hindi nakakatakot at hindi boring yung tax natin. Alam mo, mabuti na lang talaga, merong mga tao or merong mga firm kagaya ng ACG na sobrang tumutulong sa mga katulad kung wala talagang alam when it comes to tax. Grabe, sa dami na tinanong mo. I swear, hindi ko ma-picture yung sarili ko na wala kayo. Ito talagang BIR kung wala kayo dahil hindi ko pa rin maintindihan hanggang sa ngayon. And yes, nasagot na ni Sir Mon yung iba mga katanungan ko about tax before. Pero paulit-ulit ko siya nakakalimutan. Kaya nandito na naman tayo para i-recall sa kanila yung siguro mga napag-usapan na rin natin ito before, pero meron din mga bago. So, para sa mga business owners or kahit hindi ka business owner, pero meron kayong tinatawag na resibo or yung non-VAT ka katulad ko, makinig po kayong maigi. Kung ikaw ay nagkumuha ng, ano tawag doon? Certificate of Registration, yes. No? Baka akala mo, kahit na hindi ka lumagpas sa 3 million threshold, may kailangan kang i-file. Wala kang babayaran file dahil pag hindi pa ikang bata ka. Tama? Tama. Nanalo. So here we go. Are you ready, Sir Mon, for my questions? Walang showbiz. Wag mahirap, walang showbiz dito. Nagtatanong yung mga unang tanong.
lang. Nagtatanong po yung mga fans ni James Reed at na DJ. Kaka-text ba, DJ? Kaka-text lang ni James. Sa totoo lang. Ano sabi ni James? Nami-miss na daw niya ako. Pinatina nag-hello sa'yo. Ano daw yung sinabi mo? Hello, Nadine. Okay, dito lang ako, Nadine. Babe. Okay, ito na mga questions natin. Okay, for our question number one, sabi niya dito, I'm planning to start a small online business soon and I would like to know if I'm eligible as a sole proprietor. Is the computation of my income will be separate from my company? From Jonel Apostol. So, tagalugin ko lang yung tanong ko para wow. Doon sa... Wakala mo marunong mag-Tagalog eh. Wakala mo pala marunong mag-Tagalog ng English. Pipilitin ko, Sir Mon. So, sige, nagtatanong nga siya dito, magtatayo siya ng online business at gusto niyang malaman kung siya ba ay papasok sa sole proprietor or doon siya sa mixed in. And yung ng income niya ngayon ay hiwalay pa dun sa kumpanya. So ayan, okay. Explain mo muna sa amin, Sir Mon, ano ba yung sole proprietor na tinatawag na yan under BIR? Okay, sino nagtanong? Si Janelle? Si Janelle. Janelle. Oh. Janelle. Janelle, ang assumption ko, empleyado ka, so may tin ka na. Kung mag-register ka para sa iyong online business, yan yung sinasabi natin na self-employed, professional, or freelance, or sole proprietor. Iba-iba lang ang tawag, pare-parehas yan. Ibig sabihin, hindi ka employed, pero merong kang pinagkakakitaan. Yung pagiging mixed income earner by choice, automatic yan kapag merong kang sweldo bilang empleyado at nagtayo ka ng negosyo or nag-practice ka ng profession or nag-register ka ng online business mo, magkakaroon ka ngayon ng mix kasi dalawa na, salary saka business income. Pero sa computation, hindi komplikado kasi hindi mo naman kailangan compute yung sa sweldo mo. Diba nga, kinakaltasan na yun. So, huwag mong problemahin yun. Ang problemahin mo lang yung kikitain ng online business mo. Year, pag nag-file ka ng income tax return mo, saka mo lang pagsasamahin yung compensation income or yung sinweldo mo, saka yung mga na-file mo sa under dun sa business income. So, mixed income nga siya. Mixed income siya. Okay. Yes, mixed income ka dahil dalawa na magkaiba yung source ng kita mo bilang empleyado at dyan sa online business mo. Well, okay. Ito naman, next question is from Noemi Tanyada. Regarding VAT, please confirm my understanding that VAT is not collected for sales of agricultural products like raw cane sugar. Is it same po for percentage tax or non-VAT seller? Okay? Sino nag-i-English? Sino mag-Tagalog? Tungkol sa VAT yung kanyang katanungan. Kasi ang pagkakaintindi niya, yung VAT ay hindi kinokolekta o hindi nangongolekta sa agricultural products, raw cane sugar. So, explain nga po natin, ano ba ito tinatawag na percentage tax of non-VAT seller? At totoo ba yung chismis na yung mga agricultural products are exempted dito sa VAT na ito? Ayan, tama yan, DJ Cha. So, Noemi, kung tama ka, ang mga agricultural products, basta raw na process, ay VAT exempt. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay VAT registered, zero or wala kang babayaran na value-added tax kasi nakapaloob sa ating batas na VAT exempt ang mga agricultural products. Yung nahuli mong isda sa dagat, sa sapa o tilapia, yung mga gulay na inani mo, yung asukal, basta hindi pa siya process. Ano ibig sabihin ng process? Pag nabili mo po siya sa department store, sa grocery na nakarepack na, ano process na kasi the fact na na-package na siya, hindi na siya raw. So pagka raw, VAT exempt po siya. Katulad din po yan ng mga gamot sa diabetes, hypertension at cholesterol. VAT exempt din po yan kasi sabi ng batas. Hindi sabi natin exempt siya. Iba po yan dun sa non-VAT na 3% tax. Kasi po, doon sa non-VAT, kapag hindi lumagpas sa 3 million ang iyong annual sales, magbabayad ka ng 3%. Percentage tax. Ito po zero, VAT exempt po sila.
walang 3%. Sa non-VAT, may 3% na babayaran. Quarterly. Ako non-VAT ako eh. Yes. Non-VAT ako. Eto, I am currently employed for 2 years and starting to put up my business. Sabi po sa BIR, not currently employed daw po ako. Ano pong possible na nangyari? Monthly naman po akong nakakaltasan ng tax from Angelica Joy Lacet. So, ang sapantaha ko dito, sapantaha? Nakakaloko lalim. Ang sapantaha ko dito, binabawasan siya ng kumpanya niya tapos hindi hinuhulog. Paeksige nga, Sir Mon, parang nga ba? Actually, DJ, hindi naman natin inaakusahan yung employer niya, pero para posible yun. Ang isang posibleng nangyari dyan, kinakaltasan ka pero hindi nire-remit ng employer mo, kaya wala sa record mo sa BIR. Ang pangalawa naman, posibleng nagkaroon lang ng problema sa records ni BIR, kaya dapat ipakita mo yung BIR 2316. Siguro, DJ Cha, paalala niyo. Oo. Parang may mga times na akala ni BIR, parang nagkakaroon din sila ng glitch na, yes, di ba, oo, hindi bayad or hindi employed, yun pala, pero nagkamali actually, lang. Yes. Sa dami ba naman ng mga nakarehistro? Kaya po dapat hindi natin iwawala o itatago po natin yung mga dokumento, lalo na yung BIR Form 2316 para sa mga income tax return nyo. Pag nag-apply ka ng loan, nag-apply ka sa visa, or kung ano man na kailangan mo ng proof of income, yung BIR 2316 or yung proof ng withholding mo, withholding tax mo, o kinalta sa sahod mo, yan na po ang katibayan or income tax return mo. Kaya yun, dapat huwag mong iwala. Narinig ko rin yan sa'yo kanina. Alam mo, nakakalungkot man, ano, na diba, dapat naman talaga iniingatan natin yung mga pagpa-file natin, hindi lang sa BIR. Let's say, for example, if it's SSS pa or PhilHealth, dapat iniingatan talaga natin yan. Pero nakakalungkot kasi sobrang iwan na iwan yung Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, kahit siguro hindi nila itago yung mga yan, dahil yung system nila doon, super high-tech na. Pag-type mo lang ng pangalan or diba, na BIR number ng tao, makikita na nila kung ano yung eksena. Hindi nga kagaya dito sa atin, guys, itago ang mga resibo. Kasi sa huli, pag napatawag ka sa principal's office ng BIR, ipapakita mo lahat kung nagkaroon man sila ng glitch lang, no? Ipapakita mo lahat kung nakapag-file ka. Parang nangyari sa akin before, Sir Mon. Actually, hindi naman sa akin eh. Hindi sa akin nangyari dun sa business namin. Yes. Sa business namin ng husband ko, siya yung naka-register dun sa BIR, so under his name yon. So, pinapatawag siya, nag-send ng letter na meron kaming mga hindi na file, which is not true kasi nagpa-file yung accountant. So, natakot ako. So, sir, may business? Wala pa yung, di ba parang, baka hindi naabuti ng pandemic to, ha? Magsara na agad. Hindi pa nagkakalugian, nagsarado na dahil sa yun, sa takot mo, no, na mapasara ka ng BIR. Hindi naman pala. As long as meron kang mga proof na ipapakita na nakapag-file ka, nakapagbayad ka, wala kang dapat na ikabahala. Tama, Sir Mon? Oo, isang malaking check. Kaya nga, nakakatuwa na nung pinakita mo, natapos na. Kasi nga, diba, yes, yung horror story yung iba dahil hindi nag-reply, natakot na, nagdasal na, naghanap na ng partner, nagkagulo na. Kaya lalo na tuluyan ng problema. So tama yung ginawa mo, nagtanong ka, tapos sinunod mo, pinakita mo yung dokumento, kaya naayos kagad yung problemaran or walang lagay-lagay, wala na yun. Hindi na upo. Ako kasi, maswerte ako because I have direct number sa'yo. So, syempre, sasabihin ng iba, paano po kami? Wala kaming number ni Sir Mon. That's why correct, merong app. Napasok, napasok. Diba? That's why merong app. Promote natin kaya yung app na yan. Kasi guys, nyo, kasi libre lang ka. I-download nyo. Yes, TaxWiz app. Nandito sa screen namin. TaxWiz PH. Nandito yung spelling ng Whiz. It's W-H-I-Z. Type nyo lang yan sa App Store or sa Google Play Store. Or if you have questions tungkol sa inyong mga taxes at kung anik-anik pa, para kayong may sermon pero nasa cellphone nyo siya. Mas okay pa yung app kasi sasagot siya 24/7. Minsan sa sermon, wala, busy siya. So, just download the app. Ako ganun na lang ginawa. Kasi kung busy na sa sermon, magda-download na lang ako na. So, again, TaxWiz PH. Yes. Okay. So, yung mga nakikita nyo. Unlimited po siya. Unlimited. Kahit anong oras, pwedeng magtanong. Everyday po may sumasagot. So, TaxWiz PH mobile app and chat po. So, download na po kayo. And from
Janet Buko. My sister died last September 28, 2020, single with no kids. Approximately, her property is worth 4.6 million. Roughly, how much estate tax will we pay? Thank you from Janet Buko. Estate tax. Kunwari, explain natin yon. Pagka pumanaw ang isang mahal natin sa buhay, kagaya nito, kapatid niya, magkano nga ba't ilang porsyento ento tax ang babayaran dun sa mga properties na meron ng kapatid niya? Ayan, very recent yan, no, DJ Cha. Condolences kay Janet. Pero magandang balita ang aking sagot. Exempted po siya. Kasi under sa train law, pag below 5 million ang iniwan na yung sinasabing inheritance or estate or pamana, ito po ay zero pa or hindi pa subject sa estate tax. Ulitin po natin, yung first 5 million po, exempted pa po yan sa estate tax. Kapag ka naman po family home or yung bahay at lupa na tinitira nung namatay, ang iniwan, 5 million exempted po yan under sa train law. So, in short po, 5 million automatic exemption or standard deduction ang tawag. Then, yung sa bahay at lupa, automatic yung first 10 million exempted din po. So sa case mo, Janet, exempted pa yan. So i-file mo na. Kahit alam kong medyo nagluluksa ka pa, may isang taon ka naman kung medyo mabigat pa sa loob mo, ayaw mo pang tignan. Diba ganun minsan, DJ Chacha, yung mga papel, ayaw, yung ala-ala ba, ayaw mo munang tignan. Pwede naman, may 1 year ka po mula nung September 28. So in short, meron ka until next year, September 2021, para i-file yung estate tax return. Wala pa pong penalty yon, at dahil below 5 million po yung halaga na naiwan, ito po estimate po natin, first 5 million standard deduction po para sa bahay at lupa or family home na iniwan ng mahal natin sa buhay, first 10 million po exempted. Pero DJ Chacha, may idadagdag lang ako dyan, kasi madalas yung mga namamatayan na yung iniwan pera sa banko. So parang chicken and egg. Paano alam mo, ayan na yung next question ko. Mabuti na bring up mo yan. Kasi I remember, you know what, guys, knock on wood, we don't really know what's gonna happen tomorrow. And dapat ready lang tayo just in case kung ano yung mangyari. Tama, Sir Juan? Tama. Oo. Lalo pa kung alam mo na meron kang mga dependents o mga anak, di ba, na maiiwanan. So, I remember last week, parang nasa isang bank ako, and then nagbayad ako for insurance. Sinabi sa akin nung isang agent doon na, ma'am, yun pong pera ninyo sa bank, lahat po ba nakapangalan sa inyo? Yun ang unang sinabi niyo sa akin. Kasi nga, nagbayad ng insurance. Ang sabi niya, it's better daw if mag-open ng account for the kids. Kasi kunwari, kung ano mangyari, halimbawa lang, mawala ako sa mundong ibabaw, pero masamang damo ako, matagal lang. Mawala ako halimbawa sa mundong ibabaw, may mahihirapan kunin yung dependents ko. Mahirapan silang kunin yung pera ko. Makukuha nila, pero bawas na agad ng tax. Unlike pag nakapangalan sa kanila mismo yung pera. Mm-hmm. Ilang percent po, kunwari may ipon ka, let's say meron kang 100,000 sa banko at bigla kang pumanaw, ilang porsyento nun ang ibabawas ng estado? At yun daw ay legal naman, tama po ba? Yes. Nalungkot ako kasi namatayan na nga, sir, bon, babawasan pa lang. Actually, maganda yung tanong mo, at tulad ng sinabi mo, ito yung malungkot na katotohanan, pero dapat hindi pa nangyayari sa atin. Kasi pagka nandiyan na tayo sa sitwasyon na yan, malamang windang na windang tayo. Pero kailangan yung taga-banko na kumausap sa'yo, mag-download ng app natin kasi hindi siya updated. Kasi yung first 5 million na deposits mo, kahit nakapangalan sa'yo, exempted siya sa estate tax. Kaya pwedeng i-file kagad, assuming ang masamang damo after 100 years ay pumanaw. So pwedeng i-file kagad yung estate tax return ngayon na. Tapos pagka na-receive na ni BIR at inisyuan ka na ng clearance, pwede na ma-withdraw kagad yung so sana you mean matay. To say kung yung 5 million below, no estate tax. Yes, exempted. Okay. Ah, kala siguro nung agent, meron akong 5 million pataas. Sabi ko sa'yo, dahil sa buhok mo, mukha ka talagang $100 million. Okay, save tayo, love.
Ganun pala yun. O guys, huwag na tayo masyado kabahan. Wala naman tayong 5 billion pataas. Akala ko naman, pang mga mayayaman naman pala yung ganyan. Sabi ko pa, nalungkot naman ako kasi matitegi na tapos binawasan. So, klaro hindi, lang, no? Para hindi pero tama, kabahan. Pero kasi tama siya, Cha. Pag lumagpas siya... estate tax return, winidraw mo kagad, pwede na. Kakaltasan lang ng 6%. Kasi yun yung tanong mo, diba? Magkano yung ibabawas? So, yung iba kasi hindi sila aware that they can file. Yes. Ang ginagawa, wini-withdraw agad. Hindi. Before, hindi mo mawi-withdraw. Ngayon, pwede mo nang ma-withdraw pero tama yung taga-banko, babawasan ng 6%. Final withholding tax, DJ Cha. Kaya, kung below 5 million yung pera mo, wag mo munang withdrawin. I-file mo munang estate tax return. Kuha ka ng clearance, bit-bitin mo, adali mo sa banko, saka mo withdrawin para walang 6% withholding tax. Alam mo, mas madali pa rin talaga kung kalat-kalat po yung pera nyo. Wag nyo lahat ipangalan sa inyo. But anyway... sige, you were saying something, tuloy, Sir Mon. Magpapasalamat lang ako sa'yo. At ang gusto... kung may gusto ni Lexi kasi alam mo kailangan maramdaman ni Lexi kung sino ang pinaka guwapo, pinaka mabait na ninong niya. Hindi niya dapat makalimutan kasi baka nakikita niya lagi puro si Daddy Mike. Hindi na niya alam na may iba pang guwapo sa Pilipinas. So yun lang, di natin sure yan. pero Sir Mo, alam all of our tax questions, alam mo. Hindi lang ako for sure, nababasa ko yung mga comments sa mga viewers natin ngayon. They enjoyed our episode today. Ang dami nila natutunan. Plus, may chance pa nga sila manalo ng pera. Paano nga ba? Anong gagawin nila? Ito yes. Na yun. I-share lamang po ang Facebook Live at itag ang 10 friends para magkaroon ng chance na manalo ng 1,000 pesos weekly, bestseller tax book, and discounts and coupons mula sa ating mga sponsors. Ang promise po natin, lahat po ng mga brands at produkto at mga namin po, puwersahin ko pong magbigay lahat ng premyo para lahat tayo maraming mapapanalunan linggo-linggo. So, 1,000. Yung 1,000 po, hindi lang isa ha. I think maximum winners is 20, pero weekly may mananalo. So, cash prize, best-selling tax book, at mga discount coupons and vouchers mula sa McKinney, Bulacan, sa Potato Corner, sa lahat yan. At syempre, DJ Cha, kailangan, nakikinig ngayon sila Hazel, kailangan lahat ng nirequest siya. Nako, may pagsusungi. Mamaya, mag-uusap kami ni Sir Mon. Baka mamaya, bukas sa kanyang programa, ibombo radyo, tayo ang maging headline. Hoy, Radyo 5, hindi bombo radyo. Ano ba yung bombo radyo? Talaga, Sir Mon. Ang aga-aga ko pa naman gumising, parang